Magkano nga ba ang ginastos namin para magkaroon ng dalawang anak through artificial insemination? Saan at paano magsisimula? Yan ay ibang katanungan ang pagkukwentuhan natin sa episode na ito. At dahil may konting oras tayo ngayon, magkwentuhan muna tayo. Madami din kasi ako nababasa sa comment section at mga direct messages sa mga social media account ko na nai-inspire sa ganitong setup ng family o tinatawag na co-parenting. Opo, nababasa ko lahat ng messages nyo at gusto ko man po kayo replyan lahat, hindi lang talaga magawa dahil sa limited na oras na meron ako. Kaya kukwentuhan ko na lang kayo. Umpisahan natin sa pangarap. College pa lang ako, alam ko na ang ultimate dream ko ay magkaroon ng anak. Ilang taon na rin ang nakalipas, sinubukan ko ng artificial way, ginastosan na din at dumaan sa iba-ibang clinic. Pero ng mga panahon na yon, hindi nabuo ang aking pangarap. Hindi pa siguro yun ang tamang panahon para sa akin. I gave up that dream and started living the life that I have. Set aside ko muna ang pangarap kong magkaanak and throughout the years, nabuo ang aking bagong pangarap mag-aral ng pangalawang kurso. Graduate nga pala ako ng nursing at ngayon naman working student ako. I'm on my third year in dentistry. Kalagitnaan ng aking pag-aaral, nakilala na namin ng partner ko sila Tanch and Sarah. Ano nga ba ang co-parenting? Sa aking pananaw, ito ay isang kasunduan ng dalawang tao o higit pa na magkaroon ng anak at palakihin ang anak bilang magkakaibigan. Importante clear ang goals ng bawat isa at napag-uusapan ng maigi at respetuhin ang mga kondisyon ng bawat panig. Respeto at komunikasyon kasi ang foundation ng ganitong klase ng setup. Sa tingin ko sa sarili ko, bilang LGBT at preference na meron ako, ito ang paraan na gusto ko para magkaroon ng anak. Sa setup na ito, lalaki ang bata na mayroong nanay, meron ding tatay. Ano bang artificial insemination? Maraming paraan ng artificial insemination. Merong IVF, surrogacy at iba pa. Pero yung paraan na ginawa namin ay home insemination. Sa bahay lang namin ginawa at syempre walang contact between the donor and the mother. Pasensya na, hindi talaga comfortable mag-further discuss patungkol dito. Type nyo na lang sa YouTube paano yung do-it-yourself home insemination. Madami na kayong mapapanood doon. Magkano nga ba ang ginastos namin? Yung iba, bumibili ng specimen sa mga sperm bank. Kami wala nang ganoon. Hindi din kami gumastos dito kasi ako na itumayong donor at baby daddy na din ngayon. Yun naman ang ginusto ko din. Hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin ha, at wala na akong oras. Sa susunod naman, kukwento ko sa inyo ano mga preparation ko bilang lalaki bago pumasok sa proseso na ito. Mag-iwan na lang din kayo ng topic sa comment section na gusto nyo pag-usapan. Try ko na lang kayo ulit kwentuhan pag nagka-oras ako. Yun lang, maraming salamat po.